10 kakaibang nilalang na nahuli ng mga tao. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Maraming mga scientifico at mga researcher ang nag-aaral tungkol sa mga hindi pangkaraniwang nilalang. Ang mga nilalang na ito ay maaaring maging bangungot sa sino mang makakita nito. Kaya naman tara at tignan natin ang 10 kakaibang nilalang na nahuli ng mga tao. Number 10, Peacock Mantis Shrimp. Natagpuan ito sa may coral reef ng Indian at Western Pacific Oceans. Sa pamamagitan ng dalawa nitong appendages, ay may kakayahan ito na makalaban ng mabilis sa mga prey. May bilis siyang 23 meters per seconds at 1,500 newtons of force sa bawat suntok. Ang haba nito ay umaabot ng 10 centimeters at ang ganitong mga nilalang ay may kakayahan na gamitin ang kanilang kuko tulad ng kakayahan na nagagawa ng isang spring-loaded hammer. Kaya nilang pumatay ng mga hayop na may matitigas na shell tulad ng kuhol at alimango. At matapos ang pagsusuri na ginawa ng mga siyentipiko, ay nalaman nga nila na ang labas na bahagi nito o yung shell niya ay matibay at hindi basta-basta nawawasak. Ito'y nababalot ng matigas na matrix ng hydroxypatite na nabuo sa isang nanocrystal structure. Ang hydroxypatite ay isang mineral na calcium apatite. Number 9, Missing Link of Human Evolution. Isang matandang lalaki mula sa Nagaland sa bansang India ang nakahuli ng isang nilalang na kawangis ng isang sanggol. Ang larawan na ito'y nagpapaalala sa mga tao tungkol sa mga kwento ng mga espiritu na nakatira sa kagubatan. Samantala, marami namang mga tao ang nagmumungkahi na baka ito daw ang sinasabing missing link of human evolution. Merong isang tiganayon ang naglagay ng patibong para mahuli ang nasabing nilalang. At ang tanungin ng kanyang mga anak tungkol sa nahuling hayop, sinabi nilang may nahuling sanggol na kamukha ng unggoy ang kanilang ama. At ang isa sa mga nakatira sa nayon na nagsabi na nakita raw ng ama ng mga bata sa kanyang panaginip ang sanggol. Sinabihan daw siya nito na magpunta sa lugar kung saan niya ito nahuli at saka humiling. Samantala, nagpunta siya dito makalipas ang 3 araw na magtungo siya dito, natagpuan niya itong patay sa bitag ng kanyang ginawa. Naniniwala ang mga tao sa nayon na kung sino man ang makahawak dito habang buhay pa ay maaaring humiling ng kahit ano at ito raw ay matutupad. Pinagbili nila ang nilalang nakawangis ng isang sanggol sa isang lalaki sa may Jaluki sa halagang 10,000 Indian rupees. Number 8, isang nilalang na may katulad ng kamay ng tao. Nakita ng isang pastor na si Alex Tan ang katawan ng isang alien habang siya naglalakad sa tabing dagat ng Queensland, Australia. Noong una hindi siya natakot dahil inakala niyang isa lamang itong flash headfish. Ang nilalang na ito ay may habang 3 feet. Ito'y merong kamay na katulad ng sa tao, may mahabang buntot ng butiki at may mga batik-batik na itim na balahibo. Pinost niya ito sa kanyang Instagram at tinanong ng kanyang mga followers kung ano nga ba sa palagay nila ang nilalang na ito. Tinawag nila itong mini chupacabra at extinct marsupial. Sinabi ni Tan sa kanyang Instagram video na ang nilalang na ito ay katulad ng isang alien. Ngunit ayon sa isang profesor ng University of Queensland na si Stephen Johnson, ay isa itong brush tail possum na nababad sa tubig at nawalan ng balahibo. Number 7, Mythical Water Monster. Noong 2022 may kumakalat na video tungkol sa isang nilalang na nakulong sa hawalang gawa sa bakal. Maraming mga nagsabi na nahuli daw ang nilalang na ito sa may Shenzhen Reservoir sa tabing dagat ng China. At makikita nga sa video na pilit nitong kinakagat ang kulungan nito na naging sanhi naman ang pagdurugo ng bibig niya. Sinabi ng uploader ng video na si Raymond Yong na maari ang hayop na ito ay isang mythical water monster mula sa may Chinese folklore. Ngunit marami namang tao ang naniniwala na yun daw ay isang Malaysian bear na dumadanas ng sakit na alopecia. Isang uri ng sakit sa balat na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga balahibo nito. Sinabi din ng mga taong nakapanood ng video na maari daw naapektuhan ng pulusyon, matinding pagbaha at mga laso ng hayop na ito. Number 6, noong 2017 ng mga mangingisda mula sa may Netherlands ay nakakuha ng porpoise na may 2 ulo malapit sa Hoek van Holland. Kinumpirma ng mga eksperto mula sa University of Rotterdam na iyon ay yung unang pagkakataon na nakadiskubre sila ng conjoined twin porpoise. Ang harbor porpoise na may pangalang Posina ay ang pinakamaliit na cetacean sa Northwest European Continental Shelf Water. Patay na ito ng may ahon ng mga mangingisda mula sa malamig na tubig. Kinuha na nila ito ng picture at nakarating nga ito kay Dr. Erwin Kumpanhe ng Natural History Museum sa may Rotterdam. Ayon sa kanya, inoon lamang siya nakakita ng kambal na cetaceans mula sa mahigit kumulang 700,000 na harbor porpoise sa buong mundo. At kamakailan lang din, may nadiskubre na patay na dolphin na may 2 ulo sa dalampasigan ng Western Turkey. Sa isang picture ay nakita ng mga researcher ang isang umbilical opening na nagsasabi na ang kambal ay namatay din agad pagkatapos nilang maipanganak.
Number 5, Wolf Eel. Sa video na inupload ni Matt Rockhold, isang professional surfer at commercial fisherman, makikita ang kulay gray na hayop na kadala sa tawag na Wolf Eel. Nahuli niya ito habang siya'y naglalayag sa Monterey Bay. Ayon kay Rockhold, nang mahuli niya daw ito ay meron siyang nakapang malaking timik sa bibig nito. At nung time na inupload ito ni Rockhold, ay may ibang mga TikTokers na nagsabi na hindi pa rin sila nakakakita ng Wolf Eel. Ayon sa Monterey Bay Aquarium, ang Wolf Eel ay isa sa limang uri ng hayop sa Wolffish family. Lumalaki sila ng hanggang 8 feet at 2 inches. Malakas silang kumain ng mga pagkain tulad ng sand dollars, halimango, sea urchins, snails, abalone, slumps, isda at mga mussels. Sa kabilang banda, hindi sila madalas hulihin ng mga mangingisda. Nakatira sila sa ilalim ng dagat na may lalim na 740 feet. Sinabi ng Seattle Aquarium na ang juvenile Wolf Eels ay naghahanap ng kanilang kapareha kapag sila'y nasa tamang pag-iisip at nagtatayo ng kanilang mga lungga para doon mamuhay. Umaabot sa may 10,000 itlog ang kayang ianak ng babaeng Wolf Eel. Number 4, Giant Squid. Isang hindi pangkaraniwang pusit ang nakita ng mga taong namamasyal sa tabing dagat. Ang bunga nga nito ay kasing laki ng kamao ng tao at meron itong higanteng mata. Kaya nitong languyin ng kahit 3,000 feet na lalim ng karagatan. At sa mga video at picture na nagkalat ay makikita ang isang marine biologist na tinatanggal ang mga galamay ng pusit para alamin kung gaano katalas ang kulay itim na bunga nga nito matapos siyang makita sa may Scarborough Shoal Beach sa may Western Cape. Ginagamit ang pusit ang kanyang tuka para kagatin ng mga isda at iba pang mga hayop na nahuhuli nito. Habang lumalaki ito ay umahaba naman siya ng hanggang 33 feet. Ang kakaibang hayop na ito ay merong 8 galamay. Bihira lamang itong magpakita sa mga tao. At sa kabilang banda, ang ganitong higanteng pusit ay unang natagpuan ng isang tao na may daladalang aso. Ipinost nila ito sa mga social media. At matapos itong makita ng isang manunulat mula sa Bristol na si Tim D, ay dalagali nga siyang tumungo para makita ang patay na sepalopod. Ayon sa kanya, ito'y isang hindi kapanipaniwalang nilalang na nabuhay sa isang malayong lugar sa kadaliman ng dagat. Ang ngipin ito sa dakong ulo ay nagpapaalala sa mga tao ng isang pelikula na pinamagatang Alien. Ang pusit na ito'y tinuturing na pinakamalaking hayop sa mundo na walang buto. Ang malaking mata nito'y nakakatulong sa kanya para makita ang mga bagay-bagay sa kadaliman ng dagat na hindi nakikita ng maraming mga hayop sa karagatan. Doon pa man, maraming nagtutungo sa lugar kung saan ito natagpuan at kahit ang mga taga Isco Museum in Cape Town ay nagtutungo din dito para kumuha ng mga samples para sa marine invertebrates collection nito. Number 3, Filipino Sea Blob. Noong Pebrero 2017, isang misteryosong blobfish ang namataan sa tabing dagat sa Saram sa bansang Indonesia. Isang misteryosong bangkay ng hayop ang tumawag sa atensyon ng maraming tao at mga online users. Ang nasabing hayop ay may sukat na 15 meters na may bigat na umaabot ng 4,000 pounds. Hindi ito matuturing na isang pusit dahil ang pusit ay meron lamang sukat na umaabot ng 5 meters. Ayon sa may tagapagsalita ng bansa tungkol sa kanilang Ministry of Marine Affairs and Fisheries, ang mga mananaliksik ay gagamit ng mga samples mula sa iba't ibang uri ng hayop para makilala kung anong uri ito ng hayop. Minumungkahi ng iba na isa itong uri ng balyena dahil nga sobrang laki nito. At sa unang tingin, kapansin-pansin na nababalot ang katawan niya ng mahahabang buhok. Kaya naman sinasabi ng mga tao na ito daw ay kabilang sa grupo ng Old English Sheepdog. At dahil sa pag-aakalang isa itong blobfish, ay marami tuloy mga nagtanong ng mga tao na sinasabing ito daw ba ay bagong creatures na natagpuan sa dagat. Pero ayon naman sa iba, hindi itong unang pagkakataon na nakakita sila ng isang hindi kapanipaniwala nila lang na nababalot ng mga buhok. Sa kabilang banda, isa ring blob na mayroong timbang na 13 tons na natagpuan sa bansang Chile noong 2003. Naniniwala ang mga tao nang nakitang malaking blob ay labi lamang ng isang namatay na malaking octopus. Marami ring mga nagsasabi na ang natagpuang labi ng blob ay nagmula sa isang pating na dabangga ng barko at maaring 2 linggo na itong patay. Number 2, Gummy Squirrel. Ang mga scientist mula sa may Natural History Museum sa London ay meredeskubring isang misteryosong menagerie ng marine megafauna. Ito'y nagtatago sa kanlurang bahagi ng bangin na pinagigitnaan ng Hawaii at Mexico. Nasa halos 16,400 feet mula sa lalim ng dagat at pininiwalaang nandoon ng mga bagong panganak na species. Na-recover ng mga researcher ang 55 na specimen sa tulong ng isang remotely operated na sasakyan noong 2018. Ang mga creatures na na-discover nila ay nakakamangha tulad ng kanilang unang na-discovery. Mula sa hugis-saging na sea cucumber, nabantog sa tawag na gummy squirrel hanggang sa may sea sponge sa genus Hylonomina kung saan ay kahawig nito ang isang tulip.
Ang natagpuan nilang gummy squirrel ay may habang 2 feet ayon sa Natural History Museum Expedition ay nakikita lamang ang mga iyon sa mga pictures o kaya naman sa mga videos. Pinag-aralan ng mga scientifico ang mga specimens sa isang laboratorio. Ang magiging resulta ng pag-aaral ay makakatulong para makagawa ng hakbang para mailigtas ang mga species sa tuluyan nitong pagkaubos. Number 1. Mysterious Blue Goo. Nakakita ang mga scientifico ng isang nilalang nakahawig ng blue goo sa ilalim ng Caribbean Sea sa Puerto Rico. Nakita ito nang sumisid ang isang National Oceanic Crew sa Timog St. Croix na may lalim na 1,400 feet. Sa isang video na binahagi ng kanilang team sa Twitter ay makikita ang walang anyong nilalang na may kulay worm denim. Wala itong mga paa at ang katawan niya nababalot ng mga bukol. Pinag-aralan ng isang scientist ang mga bukol at sinabi niya na ang mga ito ay may kakayahang humaba. At ayon pa sa ibang mga scientifico na ang hayop na ito ay maaring soft coral, sponge o di naman kaya isang tunicate. Pero sa kabilang banda, kailangan munang kumonsulta sa mga coral experts para malaman kung isa nga ba talaga itong goo o hindi.